Ay, ganon. Kailangan din natin talaga gulay sa panahon na ito. Marami na tayong kinakain na Oo nga. Ubus na lang, ano, mahirap i-ano, digest sa katawan. Kaya talagang kailangan pag-train natin yung kinakain natin. Sige, start na tayo kasi mamaya para maaga tayo makatapos pa rin. Okay. Lord willing, 45 minutes lang yung aking ano, presentation. Tapos yung the next 45 minutes or maybe 30 minutes, gawin nating discussion para yung may mga question, may mga clarification at gusto nating idagdag doon sa topic. Meron tayong time, tsaka kwentuhan, ganyan. So, kung nagtitake notes kayo, isulat nyo na lang kung meron kayong naisip na natanong o kaya something na hindi malinaw. Para i-discuss natin, okay? Kasi hindi naman, kumbaga, ako lang yung nagpipresent pero lahat tayo nag-aaral. Diba? So, ganun yung setup natin. Parang diary. Especially doon sa last week natin na meeting na topic. Kung meron kayong nais na i-clarify doon and any questions. Record? Kasi si Evelyn, di ba? Oo, naka-record na. Bakit kaya? Ba't naman hindi ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Siguro may something sa family or something. Hindi natin alam. Pero pag-pray natin, Sister Evelyn. Sige, start na tayo. At Edna, pwede mo ba kami, pwede mo bang i-open sa prayer and then pray natin, yeah, Sister Evelyn? Pray, okay. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Ngayon, pinagbubula ng mabubuting bagay, the Father of Light. We thank you tonight, Lord God. We are asking for thy Spirit to guide us with, yes, all wisdom, with all knowledge, Lord God. Not the wisdom of men, Lord. Amen. We are asking you, Lord God, to clear our minds, our hearts, Lord, and give us your Son, Jesus Christ, the knowledge of your Son. And we are asking you, dear God, to touch our head, Lord God, who will facilitate upon us, Lord. Help us, yes, to hear your word. Help us to be strong in your word. We are asking you also, Lord God, to reach out to Evelyn, Lord. Ano man yung sila, yes, na kaya po i-pagkakama po. Nadalangin po namin abutin po siya. Malahat po kami. I mean, po mga special needs. We are asking you, Lord God, to reach us out, Lord. And keep us, Lord God, in our faith to you and in your love, Lord Jesus. Maraming salamat, Ama. Pinupuri po namin kayo, sinasalamatan, envelope us, Lord, with your comfort and peace as we study your word. Thank you so much, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So last week, nagsimula tayo dito sa verse na naka-flash na yon sa inyong screen, yung Ephesians 2:8 to 9. Pero dinagdagan ko ng verse 10. Nilagay ko yung verse 10 because ito yung magiging isa sa topic natin tonight. So, we have learned last week that God, in all His power, in all His omnipotence, omnipresence, omniscience, makapangyarihan siya, siya yung naglikha sa atin. But He contained Himself in a narrow way kung saan siya kikilos, kung paano siya magre-respond. At kung paano niya, paano ang isang makasalanan ay maliligtas at magpapatuloy sa daan ng kaligtasan, and that is the process of grace through faith. Yun yung nasa Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, sinabi natin that saved
is another word for being healed, being sanctified, being justified, and being made whole. So yun yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin, which ang kanyang pamamaraan ay palaging sa pamamagitan ng pananampalataya at ang biyaya niya ay mararanasan. So, ganun ka narrow yung pinili niyang pamamaraan kung paano tayo lalakad. We have to agree to that process by grace through faith. So here, verse 10, sabi dito, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them." And then dito sa Philippians 2:13, "For it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure." So dito sa dalawang verses lang na to, makikita natin that true Bible Christianity, yung totoong pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos na lalakaran natin, is really God working. Ito yung tinatawag nilang relihiyon, pero sa relihiyon kasi, tao yung gumagawa para sa Diyos. But true Bible Christianity is God at work. Because, why? Because God has a plan. Meron siyang plano. So, ang plano niya ay ibinigay niya kay Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang plano niya. So, dito sa plano nito, it has to start and finish by grace through faith. Okay? So, una, God called out a people to be His people. Tumawag siya ng mga sasampalataya sa kanya. And ang ginamit niya na mensahe upang marinig ng kasalanan ay ang gospel. Gospel lang ang maririnig ng isang makasalanan na ipinapahayag sa kanya because it is the power of God. Wala nang ibang mensahe na pwede nating gamitin o ipahayag para sa kaligtasan ng isang makasalanan, ng isang kaluluwang hiwalay sa Diyos. So God called out a people to be His people by faith in His redemption plan in Christ Jesus. There has to be faith. Kailangang meron kang pagpasakop doon sa redemption plan ni Lord. Unang-una, sasabihin ng taong lalapit sa Panginoon, kailangan kita, makasalanan ako. There has to be repentance. There has to be faith. So, that plan, whosoever will, may come, sabi sa Revelations. So, sabi dito, yung planong yon ay hindi lamang tayo upang tawagin at upang iniligtas at patawarin ang ating kasalanan. Kasama dun sa planong yon ay ilagay tayo sa katawan ni Kristo, maging bahagi niya tayo. Amen? Upang dun tayo papagtibayin, dun tayo babaguhin ng Espiritu Santo, at dun tayo ugatan, dun tayo mamumunga. Okay? Sa Colossians 2:6, binasa natin last week. So, pero ang isang mananampalataya na tinawag ng Diyos, meron tayong bahagi sa katawan ni Kristo ngayon. May kaugnayan tayo kay Kristo. Tayo ngayon ay hindi natin alam ngayon kung paano ang Espiritu Santo ay mag-a-accomplish nito, 'di ba? So, hindi natin alam paano gawin, yung paano lumakad na nararanasan natin yung plano at yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. So without knowing that, ang mga mananampalataya ay kanya-kanya ng diskarte. Kanya-kanya ng pangangaral yung church, ganito na yung gawin natin. Naalala ko, pinag-uusapan namin ni Ate Helen. Yung sa Corpus Christi, di ba, merong Life in the Spirit Seminar. Tapos after nung speaker, meron na namang speaker na magpapahayag ng what next. Naalala nyo yun? Yung what next na sinasabing, naalala nyo yung bilog na gulong, tapos may
division. So sabi doon, what next? Ngayon naman nanampalataya na ako. What next? So nandun, Bible reading, evangelism, attend a church, and then give. So apat yun, or maybe more than that. Pero, so ang akala natin, yun na yung susunod. Dahil, yun din ang alam nung nagturo sa atin na yun na yung susunod. Pero, hindi nakalagay sa Bible yun. Bagamat yung mga sinasabi nilang what next ay mga biblical. Kalooban ng Diyos na gawin natin yun. Pero, they will not establish us in Christ. Okay? Yun yung mahalagang makita natin dito sa pag-aaral natin ngayon. So, we have to know. Ito yung what next talaga dapat. Kailangan nating malaman ano yung binayaran, ano yung tagumpay ni Kristo para sa atin na dinulot ng kanyang kamatayan nung namatay siya para sa atin. Dahil yung kamatayan ni Kristo ay kamatayan natin. Yung victory niya sa cross over sin, hindi para sa kanya yun. Para sa atin yun. Na sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa atin yun. Yung benefit of the cross, that's for us. So, yun yung what next dapat na itinuturo. Pero, sa biyaya ng Lord, sabi nga namin ni Ate Helen, wow, naghintay ang Lord ng 20 to 25 years upang ipaintindi sa atin na hindi pala yun. But then, yun nga, ang nangyari, akala natin, yun yung pamamaraan, and dynamic din ng Lord yung mga ganung experiences upang ma-realize natin na, Lord, we need to go back to you. Lord, ayusin mo ko kasi mukhang hindi ako ayos because we did not walk in that narrow way, but we walk in the broad way of religion, of denomination, of the wisdom of men. Okay? So, alright. So, dito tayo ngayon. Ito yung subject natin na magsisimula tayo sa sanctification. Meaning ng sanctification sa pag-aaral natin ngayon gabi is freedom from the sin nature or walking in the newness of life, because you cannot walk in victory in the newness of life kung ang sin nature natin ay nakikialam at hinahatak tayo para hindi tayo makalakad ng malaya. Yun yung talagang problema dito. So, sa ating pag-aaral ngayong gabi, in this subject, okay, magsisimula tayo ngayon sa Romans 5, verse 12. So, in this subject, so punta tayo doon sa Romans 5, 12-14. So, sisimula tayo dyan hanggang sa makarating tayo doon sa Romans chapter 6 na bahagi. Okay. So, dito sa Romans chapter 5, verse 12-14, ito yung kailangan natin kasing malaman para maintindihan natin ano yung kalayaang meron tayo, bakit kailangang mamatay si Kristo sa krus. Kailangang maunawaan natin ngayon, ano yung dahilan kung bakit namatay si Kristo sa krus? Ano yun? Why does he have to shed his blood? Oo, para mabayaran yung kasalanan. But here in Romans chapter 5, tinuturoan tayo ngayon dito, simula dito sa pag-aaral na to, ano dapat ang maging object of faith natin? At saan natin kailangang ilagay ang ating pananampalataya upang ang kasalanan ay hindi maghahari sa atin? Okay. At ito ay dapat kay Jesus at sa kanyang katagumpayan sa krus. Okay? So, dito sa bahaging ito, sanctification means pagpapakabanal sa Tagalog. Pagpapakabanal sa atin ng Espiritu Santo, hindi natin gawain yun, yung magpakabanal. Because, again, for by grace, you have been saved through faith. Again, sanctification is the work of God. It is God working. Our part is faith. So, sanctification ay ang pagpapakabanal sa atin, sa akin, sa iyo, ng Espiritu Santo. Ito yung bahagi ng ating buhay na
we are learning how to live, kung paano tayo mamumuhay ng malaya sa impluensya ng kasalanan. Yung kasalanan ang nag-i-influence sa atin para makagawa tayo ng kasalanan. Okay. So, that means sanctification, itong ating pamumuhay ngayon, ito ay isang lifetime, panghabang buhay na paggawa ng Espiritu Santo sa ating buhay. Teaching us, tinuturuan tayo na magdepende sa ibinigay na provision ni Jesus Christ nung siya ay namatay sa krus. So, ang Espiritu Santo pala ay siya yung engineer. Okay. Ginawa na ni Kristo ang architect. Siya ang architect, ang plano ng kaligtasan. Nung namatay siya sa krus, yung dugo niya ang nagbayad noong mga benepisyo. It is a finished work. Ang Holy Spirit ngayon, sa panahon natin, simula nung tayo ay iniugnay kay Kristo, kailangan niyang ibigay sa atin, iparana sa atin yung benepisyo. Siya yung engineer. Siya yung magpapatupad ng finished work na binayaran ni Kristo. Yung may-ari ng planong ito ay ang Ama sa Langit, the Heavenly Father. Okay? So, that's a complete Trinity, mga kapatid. So, ngayon, grace is the Holy Spirit working. Ano yung ating bahaging ginagagampanan? It is faith in Christ and His finished work on the cross. So that yung Espiritu Santo ngayon ay makagalaw sa ating buhay. So, sanctification is the Holy Spirit teaching us to depend on the provision granted by Jesus through His death on the cross. At eto pa, sa ating pag-aaral ng sanctification, malalaman natin ngayon in our day-to-day experiences that sanctification is a lifetime work of the Holy Spirit, or tayo, yung matututo tayo, it is a lifetime na pag-aaral of learning to make the cross of the Lord Jesus Christ as the object of our faith. So when we say the cross, hindi ito yung kahoy na cross, okay? Hindi ito yung cross na nakikita natin sa mga sa building natin. We do not worship the symbol. But when we talk about the cross, ang ibig sabihin ko dito ay yung finished work ni Jesus sa krus para sa atin. Nung siya ay namatay, when He said, "It is finished," that's the cross. Yan yung victory. Diyan niya pinanalo yung victory sa cross. Okay, so that's the introduction to this message. Ngayon, punta na tayo sa Romans 5:12-14. Okay, basahin natin yung Romans 5:12-14. Pwede pong pakibasa yung nakakita na agad. Romans 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Verse 13. Uh-oh. For as if the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Hanggang 13 lang. 14. 14 pa lang. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Amen. Thank you, Helen. So dito sa binasa ni Ate Helen, mabilis lang tayo because this is just an introduction to Romans chapter 6. Kailangan lang nating makita dito yung transition, bakit itinuro at inireveal ng Lord yung Romans chapter 6 as the our freedom from sin. Ano yung ginawa ni Kristo doon? Pero dito sa Romans chapter 12-14, ipinapakita dito na yung kasalanan ay pumasok, nakapasok ngayon sa sangkatauhan dahil sa pamamagitan ni Adan nung siya ay nagkasala. Siya yung first man
na dapat siya yung gagawa ng ginawa ni Kristo. He is the founder, kumbaga originator of life. Siya yung pagmumulan dapat ng plano ng Diyos sa sangkatauhan. But because of his disobedience to God, nakapasok tuloy ang kasalanan at ang kamatayan. So, sin and death entered into the world by one man, Adam. Okay, so one disobedience of the first man assured death for all men. So that, kaya sinabi dito, death passed upon all men. Naipasa yung kasalanan. Ito yung tinatawag natin ngayon na original sin. Because all now are born in sin because we are all in Adam. Okay, alam natin lahat yun. So we became sinners by birth. Ito yung isa sa dahilan. Ito yung isa sa kailangang magapi ng krus na ibibigay ni Kristo yung kamatayan niya. So the solution here is kailangang ipanganak na muli ang isang tao. Because why? Because kung hindi siya ipapanganak na muli, siya ay nasa pangangasiwa, siya ay nasa paghahari ng kasalanan. Wala siyang choice. He is separated from God. So the solution of God, Jesus said, you must be born again. Upang yung transfer ka from death to life. Yan lang ang solution. That's why it is important that we preach the gospel, because the gospel is the power of God for a born again experience. Upang maipanganak na muli. Yan lang eh. Diyan lang talaga ipipresent ng Lord ang righteousness niya, yung plano niya na matuwid sa isang taong makasalanan. At ang taong makasalanan ay kailangang tanggapin yun. Wala nang iba. Okay. So here, verse 13 to 14, sabi dito, for until the law, sin was in the world. So because, sabi dito kasi, but sin is not imputed where there is no law. Ang ibig sabihin dito, nung wala pa yung, kasi yung law ang magde-define ng kasalanan. Diba? Sabi sa Romans 7 verse 7. Tingnan natin. Para maintindihan natin yung verse na to. Romans 7 verse 7. Sabi dyan, okay, what shall we say then? Is the law sin? God forbid. No, I had not known sin but by the law. For I had not known lust except the law has said, you shall not covet. So, ibinigay pala yung law ng Diyos upang ma-identify ano yung kasalanan na gagawa natin o nagagawa ng tao. So, ibig sabihin, nung wala pa ang law, hindi nila ma-identify ano yung kasalanan ginagawa. Okay? So, dito, so, ang sinasabi ng verse 13, bago pa dumating ang kautusan na ibinigay niya kay Moses, present na ang sin sa mundo. Okay? Because of the original sin. Kahit wala pa yung law from Adam to Moses. So, ito yung sinasabi niya dito. Pero sabi niya, nevertheless, kahit wala pa yung law, ang ebidensya na may kasalanang naghahari because of original sin is, ang ebidensya is death. Okay? So, kamatayan yung ebidensya. So, ibig sabihin, the absence of the law did not mean they were not sinners. Makasalanan sila pero hindi pa na-identify ano yung mga kasalanan nilang yun. Dahil ang ebidensya ay kamatayan. Death reigned. Naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses.
Sabi dito sa verse 13. Verse 14. So, dito, hindi lang original sin yung naging epekto sa atin, hindi lang tayo ipinanganak na makasalanan, kundi dahil sa pagsuway ni Adan, ito yung nangyari sa atin. Mula kay Adan hanggang sa mga darating pang ipapanganak ng isang babae. Man's core, yung kaloob-looban natin, yung pinakailalim ng ating pagkatao, ay naging kasalanan. Ang tawag doon ay sin nature. Ang ating naging naturalesa o nature ay naging nature ng sin. Hindi hiwalay ang nature natin sa tayong totoo. Yung totoong tayo ay kasalanan. Ganyan tayo tinitingnan ng Lord. So that means there is a presence of a sin factory in our heart. Pabrika ng naging pabrika tayo ng kasalanan na talagang may guarantee na tayo ang isang taong ipinanganak, baby pa lang yan, may sin nature na yan. Kahit gaano pa man yan ka-cute, it is a guarantee because of the sin factory in the heart na yan ay magkakasala. It's just a matter of time na magiging evident, magkakaroon ng ebidensya sa buhay niya. So, hindi lamang natin naman na yung original sin that we were all born in sin, but we became sinners by choice. Ginusto nating magkasala, kahit wala sa ating nagtuturong magkasala, nagkakasala tayo. Yung isang two-year-old, dalawang two-year-olds, ilagay mo yan sa isang playpen. Bigyan mo ng isang laruan. Ano mangyayari? Mag-aaway yan sa isang laruan. Tinuruan ba natin silang magkasala o maging maramot? Hindi. Kaya nga, ang tinuturo natin sa mga bata is how to behave, how to do these good things, because natural sa atin na gumawa ng mali. So, we became sinners by choice. Yan yung epekto ng kasalanan, yung pagkakasala ni Adan. Nanamanan natin yung sin nature. Okay? Alright. Dito tayo. So that, ito yung statement. Man's problem, hindi lamang ng lalaki. It doesn't mean lalaki, but the humanity's problem is not what I do, but who I am. Ang totoong talagang issue na nakikita ng Diyos na gusto niyang ipaunawa sa atin ay hindi yung ginagawa mong mali. Dahil yung ginagawa nating mga mali, the acts of sin, is just the result of the sin factory. Yung tayo mismo yun. Our nature has to be changed. It has to be dealt with because yan yung problema. So the problem really is I am the problem. My nature is the problem because the sin nature still rules. Okay, so sanctification is really the Holy Spirit teaching how to overcome the sin nature in the justified. Remember, we are already justified. We are already declared not guilty by God. But why are we talking about sin nature? Because yan yung dinidil, isa sa dinidil ng cross, ng finished work ni Lord, is yung tayo mismo, yung tunay nating pagkatao, that is still the problem while we are walking in this Christian life. Now that we are born again, the real problem really that we are facing every day is the sin problem in the heart. Okay? Hindi ko sinasabing may bandage ka sa kasalanan, na hindi ka makalaya sa ganito, na makasalanan ka at hindi ka ligtas. No, what I'm saying is we are justified by faith. But sanctification is God dealing with that sin problem that God is saying, you have to overcome that. At eto ngayon, yung
katagumpayan na dinulot ni Kristo. Siya ngayon yung the last man, the last Adam. He is the last man na tinatawag dito sa Romans 5:15-19. Okay. Basahin lang natin siya dahil ito yung sagot doon sa pagbagsak ni Adan. Ipinadala ng Diyos yung magliligtas o mag-aayos doon sa mess, doon sa gulo, sa chaos na ginawa ni Adan dahil sa kanyang hindi pagsunod. So Romans 5:15-19. Be, pakibasa. Romans 5:15, but the two are not the same because God's free gift is not like Adam's sin. It is true that many people died because of the sin of that one man, but God's grace is much greater, and so is his free gift to so many people through the grace of the one man, Jesus Christ. And there is a difference between God's gift and the sin of one man. After the one sin came the judgment of guilty, but after so many sins comes the undeserved gift of not guilty. It is true that through the sin of one man's death began to rule because of that one man. But how much greater is the result of what was done by the one man, Jesus Christ? All who receive God's abundant grace and are freely put right with him will rule in life through Christ. So then, as the one sin condemned all mankind, in the same way, the one righteous act sets all mankind free and gives them life. And just as all people were made sinners as the result of the disobedience of one man, in the same way, they will all be put right with God as the result of the obedience of the one man. Amen. Dahil sa pagsunod ng isang lalaki, the man Jesus Christ, ibinigay niya ngayon yung kaligtasan. Okay, may benefit. Yung benefit ng kanyang pagsunod ay nakasulat dito sa 15 to 19. At kung mapapansin niyo yung word na much more, higit pa doon sa bunga ng pagsuway ni Adan, ang ibinigay ni Kristo, ang binayaran niya, ang naging benepisyo ng kanyang pagsunod. Okay? So, sinasabi dito na kaya dito sa slide, this is just a highlight nung Romans 15:19. Dahil ang pagsuway ni Adan ay nagbunga ng kamatayan, sumagana ang biyaya ng Diyos sa marami dahil sa pagsunod ni Jesus. Okay? So, Jesus is the obedient one. Okay. At dahil sa kagandahang loob na dala ng kamatayan ni Kristo, yung kanyang pagsunod hanggang sa kamatayan sa krus, yun yung obedience ni Kristo. Kaya pagka ang ating pananampalataya ay na kay Kristo, God sees us obedience, just like Jesus is obedient. So ang biyaya o yung kabutihan na dala ng kamatayan ni Kristo ay hindi lamang tinumbasan. Hindi lamang tinumbasan yung sinisingil na kabayaran ng pagsuway, kundi dala pa nito ang masaganang benepisyo para sa mga sasampalataya kay Kristo. Okay, ganito yon. So, nakikita nyo yung ito yung mga nakalista dyan. Ito yung binigay na benepisyo sa atin. Nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, pinawalang sala tayo at binigyan na tayo ng bagong kapanganakan, ng bagong pagkatao.
are born again. So, dahil dito, ang Diyos na banal ay makakapanahan na sa atin, sa ating puso. At tayo ngayon ay mamumuhay ayon sa kabanalan at tayo ay kikilusan, gagawa ang Diyos sa atin upang tayo ay pabanalin at baguhin ng kanyang kapangyarihan. Binipisyo yon. At eto pa, inilipat tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Tapos, eto pa, dahil sa kapangyarihan na nananahan sa buhay natin, the Holy Spirit living in us, tayo ngayon ay mayroong potensyal na makapanagumpay laban sa laman, sistema ng mundo at kay Satanas. We are equipped with the power of God. Pero potential yun. Hindi automatic nakikilos ang Diyos. Malalaman natin ngayon dito sa pag-aaral natin, bakit potential lang at hindi siya automatic? Because ang hahanapin ng Espiritu Santo is, where is the object of your faith? Remember? By grace, through the object of your faith, diyan kikilos ang Diyos. Ganyan ang proseso niya. So eto pa, because of the salvation, one of the benefits is the baptism and gifts of the Holy Spirit. We now have the power to serve God. Hindi na sa ating, ayon sa ating kakayanan, kundi binigyan niya tayo ng mga kaloob at ng kakayanan upang makapaglingkod sa Diyos. Eto pa, we will receive a glorified body. In the future, kung tayo ay mauuwi na sa piling ng Diyos, there is a mansion reserved for us in heaven. Yan yung much more na sinasabi dito. Bakit much more? Dahil ang totoo lang naman na issue dito ay kasalanan. So kailangan lang talaga dahil doon sa pagsuway ni Adan, ay yung mapatawad tayo sa kasalanan. Okay? Upang bigyan niya tayo ng malinis na record, yan lang ang kailangan eh. Yun lang yung, natanggap natin. Yun lang yung ginawa ni Adan na pagsuway. Yun yung resulta ng kanyang pagsuway. Nagbunga ng kamatayan. So dapat, ang ginawa lang ng Lord is patawarin tayo sa kasalanan. And then, okay, bibigyan ko kayo ng bagong buhay. Pero hindi eh. Ito yung much more. Nagbigay pa siya ng sobra-sobra. More than dun sa kailangan natin. At yun ang dala ng kamatayan ni Kristo sa krus. Siya yung siya yung second Adam. Siya yung nagbigay sa atin ng lahat ng binipisyong ito. Okay. Now, Romans 5:20-21. We now come to this transition to Romans chapter 6. Romans 5:20-21. Knowing that our problem is sin. Okay? At pinaliwanag dito sa binasa natin sa 12 to 14. Paano tayo dumating dun sa punto, sa estado na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At hindi lamang sinner, kundi yung pagkatao natin naging kasalanan. So dito sa Romans 5:20-21, it is showing us here that sin, that the importance of the object of faith for grace to reign. Okay? Ang problema natin na sinabi natin kanina sa simula ng ating sa introduction is that there is a problem. And we cannot walk in the newness of life because of the presence of the sin nature in us. It's not only the presence, but we are the problem. So that means magkaban yung biyaya ng Diyos, Espiritu Santo ng Diyos na ibinigay sa ating nananalangin. Kalaban nito yung tayo mismo. So diba, kaya ngayon maintindihan natin saan ang gagaling yung struggle ng isang mananampalataya.
Now we can all glory. We all face daily struggle. At ang struggle natin, ay hindi sa anak natin, hindi asawa natin, hindi yung kapitbahay natin. Yung totoong pinagmumula ng struggle is yung sin factory na nakatira sa puso natin. Tayo yun. The sin nature truly influencing us every day. Our daily decision, our daily yung mga desire natin upang maglingkod sa Diyos, yun yung pumipigil sa atin because it is living in us. Okay. So here, sa Romans 5:20-21, pinapakita dito yung ang kahalagahan ng object of faith upang yung pagkilos ng Diyos ay tuloy-tuloy na maranasan ng isang mananampalataya. Why? Because grace o ang Espiritu Santo ng Diyos ay ang tanging kapangyarihan na solusyon upang hindi makagambala sa atin ang sin nature. It is the greatest power that defeats the power of sin over our life. Okay. So, but grace came. Grace comes by our faith. That's why the object of faith here is important. Okay. Basahin natin verse 20 to 21. Ate Edna, pakibasa please. Nakamute si Ate Edna. Hindi ako narinig. Ulitin natin. Sige, ulitin. Pakiulit. Romans 5:20-21. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign to righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Yeah. Amen. So, dito sa verse 20, sabi dito, moreover, the law entered. Okay, eto na naman yung law that the offense might abound. So, dito, ang ibig sabihin lang talaga is law identifies the acts of sin, yung offense na nagagawa natin sa kasalanan. Ngayon ay nakalista na because of law. Ngayon, and the law empowers the sin nature to produce the acts of sin. So, dalawang bagay ang purpose ng law. Kung bakit upang ipahayag ano ang kasalanan, upang i-define at i-expose yung kasalanan ng tao to prove that we are sinners. So, we are sinners not because we do sin, but because we are the sin factory in us. Okay? At ang law, ang purpose nun ay upang ikumbinsi ang tao na makasalanan ka. Okay? Kaya sabi dito that the offense might abound. Para ikumbinsi ang tao na eto ka. Punong-puno ang listahan mo ng kasalanan. Tingnan mo. Ganyan. And that's the purpose of the law. But where sin nature abounds, grace did not abound. Ibig sabihin dito yung sin nature, even though naghahari ang kasalanan, mas makapangyarihan daw ang biyaya ng Diyos. Bigyan natin ng pangalan ang biyaya ng Diyos. Grace is the Holy Spirit working in the believer. Okay, para mas maintindihan natin ang ibig sabihin ng grace. Grace is not just an abstract concept. Ano ba ang grace? Kabutihan ng Diyos. So let's give concrete name to grace. Grace is really the Holy Spirit working in the believer. Grace is the goodness of God through the Holy Spirit. Lahat ng kabutihan, Holy Spirit ang magbibigay sa atin noon.
Bakit kabutihan ng Diyos? Because hindi niya kailangan tumira sa puso natin, but He decided to live in our heart. That is the good news of God. The Holy Spirit living in us, helping us, enabling us to obey the Lord, enabling us to walk in victory above the sin nature, enabling us to serve the Lord in ways that He wants us to serve. So sabi dito, kahit makapangyarihin ang sin nature, ang sin factory na nag-ooperate sa buhay natin, sabi dito, mas makapangyarihan ang Espiritu Santo na naninirahan sa atin. So that means grace is the only remedy to stop, hindi eliminate ha, because the sin nature remains until the rapture. That's what the Bible says. So here, grace is the only remedy for the sin nature to stop reigning over the believer. Okay. So verse 21. That as sin has reigned. Okay. Dito, kung makikita natin yung pagkakagamit dito, sin reigning. Nagahari yung kasalanan. So, dito, pinapakita na ang kasalanan ay hindi yung ginagawa natin. This is not the acts of sin being referred to, but it refers to sin personified. Inihaluntulad siya sa isang hari na nagahari sa isang bayan. Inihaluntulad siya sa isang king that dictates, that rules, that dominates, na may authority sa isang sinasakupan niya. So ganito, ipinapakita ng verse 21, ang sin nature, that as sin has reigned, okay, unto death. So ang dala nito ay kamatayan. At ang sin ay naghahari lamang sa where grace is not reigning. Dahil hindi pwedeng magsabay yung dalawa. Okay? So dito, sin has reigned unto death. Ibig sabihin, hindi nagahari ang kasalanan kapag ang Espiritu Santo ang nagahari. So these are two reigning forces. It's either sin nature is reigning and the Holy Spirit cannot reign. Hindi siya makagalaw sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil ang sin ang nagahari. So, kapag ang Espiritu Santo ang nagahari sa puso ng isang mananampalataya, yung sin ay hindi makapag-impluensya sa atin. Yun ang sinasabi dito. So, ngayon, ang tanong, ano ba yung nagahari sa buhay natin na na-experience natin ngayon? If it's sin reigning, that means we are struggling every day, every moment. Walang kapahingahan. Yun yung sinasabing may kapahingahan kay Kristo dahil hindi na ikaw yung nakikipaglaban sa laban ng kasalanan. We do not fight sin anymore. Because sin is defeated at the cross. Nung sinabi ni Kristo, it is finished. Yung kapangyarihan ng kasalanan ay nawala ng bisa. Pero ngayon, kailangan maranasan ng maging reality yon sa isang mananampalataya. But here, the good news here is, binibigyan tayo ngayon ng Lord nang tinuturuan niya tayo kung paano ngayon ang kasalanan ay hindi nag-iimpluwensya sa atin bilang mga na kay Kristo. Why? Why? Because dito sabi dito, okay, if we will continue to read verse 21, meron ditong phrase na sinabi sa King James Version. Kaya maganda ang King James translation dahil word for word translation talaga siya. Okay? So dito sa King James, sa verse 21, sabi dito, that as sin has reigned unto death, even so might grace reign. Okay? Bigyan natin ng pansin yung might.
even so might grace reign. English kasi ito mga kapatid, kaya mahirap talagang maunawaan, pero sa biyaya ng Lord, hingi natin yung pagkakaintindi dito because ito yung key, okay? Hindi mahirap intindihin ang King James. Madali nga kasi word for word. So kung meron kayong concordance, I suggest you study the word for word translation of King James dahil merong concordance na pwedeng gamitin na that will give us definition based on the Greek original translation in the Greek. So meron siyang explanation dito. So, ang sinasabi dito ng verse 21 is, kung ang kasalanan ay naghahari dahil sa kautusan, okay? Ang kautusan kasi ang ano eh, ang gasolina na nagpapalakas sa sinature. Bigyan ko kayo na example. Yung kautusan ay hindi lamang Ten Commandments ni Moses. Pwede tayong gumawa ng kautusan sa sarili nating pamamaraan upang in a way mabago tayo. Example nito ay ang New Year's Resolution. Diba? Sa New Year's Resolution, iba-iba yan eh. Depende kung ano yung kinakaharap mong mga challenges sa buhay. Kung meron kang bisyo, part ng yung New Year's Resolution is matigil ko na yung bisyo ko next year at yung darating na New Year. So kung ang bisyo natin ay pagkain, may New Year's, kasama yan sa New Year's Resolution natin. Pero kung ang ating bisyo is pornography, extramarital sex, o yung mga bagay na hindi natin akalain na magagawa natin pero nagagawa natin, kasama yon sa New Year's Resolution. Yung New Year's Resolution ay isang pamamaraan. It's a form of law. Without us knowing it, but we call it something else. Hindi natin tinawag yun na law of Moses or law in the Bible, but we made ourselves a law. At eto ngayon, isang example yung New Year's Resolution. Bigyan natin ng pababawi natin yung example. For example, may mga anak kayo, di ba? Ate Els, si Baby. O si Ate Helen, may mga pamangkin, tayo. I-test mo yung mga anak mo. Okay, anak, mga anak, aalis ako, punta ako ng kubaw. Meron dyan sa ref na nakatakip, may tinatakpan ako dyan. Huwag niyong kakainin yan. Kainin niyo na lahat, pero yung nakatakip na yan, na color blue, huwag mong kakainin yan. Pag alis mo, 10 minutes after niyo makaalis, ano yung unang-unang titingnan ng mga anak mo? Yung nakatakip. Pinagbabawal. Yung pinagbabawal mo. Dahil, why? Ini-strengthen mo yung sinature ng mga anak mo. That is a very simple example. Kaya nung si Adan, sinabi ng Diyos, kainin mo na lahat, wag lang to. The law strengthened the sin nature. So, law now, sabi dito, it reigned. Ano yung dahilan? Law is the reason why sin reigned and the offense abounded, sabi dyan sa verse 20. Ngayon, even so, ganun pa man, sa kaparehong kadahilanan, ang biyaya ay may potensyal na maghari. Okay? So, dahil ang ginamit ditong word is might. Even so, might grace reign. Itong might na to, ang pagkakagamit dyan sa might na yan is subjunctive. Ibig sabihin, it is a possibility or potentiality. Ibig sabihin, hindi siya automatic na mag-reign. So, ibig sabihin, kung ang kasalanan daw ay dumami dahil sa law, o ang kasalanan ay
mag-a-abound. May potential na mag-abound because of the law. Ganun din ang grace. Pwede ding maghari ang grace to righteousness and to eternal life by Jesus Christ. So, hindi siya... So, ang grace dito is not automatically reigning. It is potential to reign, pero nakadepende pala yun sa magiging object of faith. Okay? That's why the importance of or the object of faith has something to do with grace reigning. Yan ang sinasabi dyan. Okay. Dito na tayo ngayon sa Romans chapter 6. Romans chapter 6, ito ngayon ang solution for sin nature, not to reign. Why? Because the cross, the death of the Lord Jesus Christ, provided the solution for sin. Because the blood, his death on the cross, paid for the penalty of sin and broke the power of sin on the cross. At dito ngayon niya ipapaliwanag bakit ang cross ang solution ng Diyos. Anong ginawa niya sa cross? Okay. So Romans 6, let's call Romans 6 as the discipleship program of God. Because a believer must know where to place his or her faith. So, ito yung discipleship training ng Lord. Pag sinabing discipleship training, lifetime ito. It is a lifestyle. Ito ngayon yung hindi natin makukuha sa isang oras na Bible study. Okay. Ito yung kaibahan ngayon, mga kapatid, when we talk about the cross because merong active participation ang Espiritu Santo ng Diyos sa ating pagbabago. Sa ating discipleship. Hindi ako nagdi-disciple sa inyo mga kapatid. Hindi ang pastor nyo, hindi ang discipleship leader ang nagdi-disciple. It is the Holy Spirit discipling us based on the Word of God. And the Word of God is Jesus Christ. And Jesus Christ is the one crucified at the cross. So the message of the cross is the Word of God. Nagagamitin ng Holy Spirit to disciple us, to convince us. So, here, this part describes to us how the Holy Spirit worked in the sanctification process by faith of those who are justified by faith. Tayo yun, ikaw yun, ako yun. You are justified by faith. Now, we are now candidates for this sanctification process, for this discipleship program. Okay. At itinuturo niya dito ngayon, bakit ang cross, ang finished work ni Lord Jesus Christ, ang dapat maging object of faith natin. Why? The object of faith must be the person of Christ and what He finished on the cross. Hindi po doktrina dapat ang maging object of faith natin. I am not presenting to you a doctrine. I am presenting to you a person. And the person and his finished work on the cross must be our object of faith, not the doctrine, okay? So here, so the cross is the solution for sin. Verse 1, sabi dito, what shall we say then? Referring to Romans 5:20. Ano yung sabi ng Romans 5:20? Where sin abounded, grace did much more abound. Ito yung tinutukoy niya dito. Dahil ang sunod niyang tanong dito is, shall we continue in sin that grace may abound? Ito ngayon yung pinupunto dito ni Apostle Pablo dahil yung mga tagasunod niya ngayon ay may maling pagkaunawa sa grace at sa kasalanan. Akala nila yung dahil masagana naman ang biyaya ng Diyos, patuloy tayo magkasala. Pero sabi dito ni Apostle Pablo, hindi. God has to correct our understanding. Because grace here is not a license to live in sin.
actually, grace is the power of God to help us live in victory over sin. Kaya ang isang mananampalataya ay kailangang, ay talagang makikita yung pagbabago because of grace. Ngayon, so, anong sagot nito na Apostle Pablo? Verse 2. Hindi pwede. God forbid. Okay. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Sabi niya, hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabihin na nagahari pa rin sa iyo ang kasalanan. Kaya may excuse ka na magkasala. Hindi pwede. Dahil, paano naman? How shall we? Tayo that are dead to sin. Kung titingnan natin dito, ang pagkakagamit dito is present tense. Napansin nyo ba? That are dead to sin. How shall we? Talking about Christians, believers, that are dead to sin. Live any longer therein. Sabihin, hindi ka na, sabihin dito, how shall we that are dead to sin continue to live in the sphere where sin reigns? So, ang sinasabi dito, mayroong ini-introduce dito si Apostle Pablo na inihiwalay ka na sa kasalanan. Kaya yung kasalanan, kung nasaan ka man ngayon inilagay ng Diyos, after kanyang inihiwalay sa kasalanan, ay hindi na pwedeng maghari sa iyo dyan. Nakita niyo yung introduction dito ni Apostle Pablo na ang kasalanan ay isang kaharian na may nagaharing monarch or hari o president. Isang ano siya kaharian. Sabi dito, hindi na pwede. Tinanggal ka na dun sa paghahari ng kasalanan at inilipat ka na. So, bakit ka pa magpapatuloy na natumira doon sa lugar na kung saan tinanggal ka na ng Diyos? Okay. So dito, kung babasahin natin yung buong chapter 6 at wala tayong panahon, maybe in your, after our Bible study, just for the record, dahil this is being recorded, if we read the whole chapter at pagka na nabasa niyo yung word na sin sa King James Version, sa King James Version lang ito, mga kapatid. Pag nabasa mo dyan ang sin 15 times, that is referring to the sin nature. Pwede niyong dagdagan ng sin nature. For example, what shall we say then? Shall we continue in sin nature that grace may abound? Okay. Verse 2, God forbid, how shall we who are dead to sin nature live any longer therein? Okay. Hanggang sa 23, except for one verse. Ang verse na yan is verse 15. Ang pagkakagamit dyan sa verse 15 ng sin is acts of sin. Yung kasalanan na nagagawa. Basahin natin yung verse 15. What then? Shall we sin? Shall we do the acts of sin because we are under the law? Because we are not under the law but under grace? Okay. Diyan lang sa verse 15 na yan, sa buong chapter 6, ginamit ang sin as acts of sin. Pero buong chapter for 15 times, ang pagkakagamit dyan ng sin is sin nature. It is used as a noun, not as a verb. That means pag sinabing noun, ano yon? It is the name of person, place, or thing. Or, so it's a principle. So it's a sin nature reigning. Okay. So, verse 3. Know ye not, sabi dito ni Apostle Pablo. Hindi niyo ba alam? Know ye not. Don't you know?
that so many of us, as we're baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. So, dito yung word na ginamit, know ye not sa King James, or don't you know? Ang Greek word translation just dyan is agnoeo. Kung titingnan nyo sa concordance, word for word study, yung don't you know na yan, ang ginamit, ang word sa Greek is agnoeo. Sabihin, hindi nyo ba alam due to lack of information? Ignorante ba kayo dahil walang nagturo sa inyo? We fall in that category. Lahat tayo at one point, we fall in that category. Iba yung itinuro sa atin. That's why we are ignorant of this revelation of God to the Apostle Paul in Romans 6. Or, ito yung pangalawang definition. Ngayon na hindi na kayo ignorante, may nagturo na sa inyo at si Apostol Pablo ay itinuro ito sa kanila. The second definition is, why are you not interested in what you have received? Ngayon na alam nyo na anong ibig sabihin ng ginawa ni Kristo sa krus. Don't you know? Why do you ignore to this inclination? Ibig sabihin, wala kayong interest doon sa finished work ni Lord. This is the part na lahat tayo dito pwedeng, you know, pwede tayo lahat dito. We can ignore the one and only object of faith, which is the cross, because we are not interested. This is majority of the Christian, born-again Christians right now. Their question is, ano ba yan? Napakasimple naman. Bakit ang object of faith ko is the cross of Christ? Di ba, nung ano yan, nung born again lang tayo niyan, so ngayon dapat, we have to move on beyond the cross. See, that is willful ignorance. We willfully, pinili natin na i-ignore ang prescribed order ng Diyos, which is grace through faith. Okay, so ano dapat yung, ano yung ini-ignore natin dito? So, eto ngayon, yung sinasabi ni Pablo na hindi nyo ba alam? Okay. Kung bakit ang biyaya ng Diyos dapat ang naghahari na sa inyo at hindi na dapat naghahari sa inyo ang kasalanan? In-explain niya ngayon sa verse 3 to 5. Okay. Pakibasa, Ate Edna. Three to five. Apo. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For verse 5. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Amen. Thank you. So, dyan sa verses na yan, masyado siyang malalim, masyado siyang, kumbaga, hindi sa atin familiar yung mga verses na yan. Maaari ngayon lang natin siya nabasa upang pag-aralan. But, pay attention to the word used, baptized. The word baptized dyan is not water baptism. But that this is being symbolized by water baptism. But this verses 3 to 5 is the finished work of Jesus Christ on the cross. Ito yung detalyadong pagkakadescribe. Ano yung nangyari nung tayo ay nanampalataya kay Kristo? When we believe, when we acknowledge that we are a sinner and we need a Savior, sa mata ng Diyos, sa isipan ng Diyos, ito yung proseso na pinagdaanan natin. We are baptized, united in Christ. Ngayon, ito yung picture na nakita ko to describe this. Okay.
masyado siyang maliit, masyado siyang detalyado. The title is The Believer's Deliverance from Sin and the Cross provided our deliverance from sin. So makikita niyo dito, ito yung graphic illustration of verses 3 to 5. Hindi natin to madi-discuss today because this is so deep. We will go back. So, makikita natin dito yung old creation. Kasama tayo dyan. Adam was that one with a black heart. At lahat ng mga pinanganak mula kay Adan ay nagkaroon ng maitim na puso, the original sin. So, for the believer to experience salvation, he has to believe in the death of Christ. Na yung kamatayan ni Kristo ay kamatayan ng makasalanan na yun. Kamatayan natin. So, the moment we said yes, we are baptized. We are united in the death of Christ. Christ is no longer at the cross. But the salvation plan remains to be the cross. Yan pa din. The blood never loses its power hanggang ngayon. Pero wala na dyan si Kristo sa cross. But that's still our place. That's where God will meet a sinner at the cross because that is a finished work. Nandyan matatagpuan ang kasagutan, ang solusyon sa kasalanan ng isang taong lalapit sa Diyos. The cross has provided the solution for every need of a sinner. That is the place of God for the sinner. But Christ is no longer there because ang ino-offer niya sa makasalanan lalapit sa Kanya ay finished work. Tapos na. Available na sa sino mang lalapit. Amen? So, our faith, we still go back to that because that is the point of relationship with God, with sinners, the cross, the finished work of Christ. So, now, we are united in death. So, dito sabi dito, we are baptized, united into His death. And then, we are united into His burial. Kasama tayong inilibing ni Kristo. At kasama din tayong binuhay muli. Resurrection. Doon tayo na born again. Yun yung born again experience natin. But our resurrection is guaranteed. Yung rapture, that's a future blessing. Pero yung ebidensya na naging kasama tayo, kaisa tayo ng muling pagkabuhay ni Kristo, ang ebidensya nun ay nung tayo ay na-born again. Tayo ay tinanggal sa paghahari ng kasalanan into the newness of life. Yan yung solusyon ng Diyos. Why sin is no longer a problem. A potential problem. Okay? Ngayon. Oh man, this is an example of the word baptized in the Greek word. Okay. Kaya na. Sarado mo yung pinto. Okay. Kita nyo ba yung picture? Familiar dito si baby eh. Yung pagpipikel. Pikel. Oo. Na, marunong ka ba magpikel, Ate Edna? Parang madali yung lang naman. Lalagay so, lang sa akin. Oo. So, yung pikel ay ginamit niyang example sa word na baptizo at bapto. Anong ibig sabihin ng baptizo dito sa baptize na ginamit niya sa Romans chapter 6 verse 3 that you are baptized into Christ. Kaya hindi ito water baptism dahil ang water baptism ay bapto. Nilubog ka lang tapos tinanggal ka ulit. So, ang nangyari is nabasa ka lang, di ba? Yun yung bapto. Pero yung baptizo, using the illustration of pickling, sabi niya dito, in order to make a pickle, the vegetable, dito cucumber, should first be dipped, ilubog, o i-dip into a boiling water. I-prepare yung ilubog lang. Tapos,
tatanggalin mo ulit. And then baptize, o yung baptizo naman, in the vinegar. So ang pagkakaiba dito is, yung word na baptize, yung bapto is inilubog lang, tapos tinanggal ulit. Nabasa lang yung bagay na yon. Yun yung water baptism. Yun yung symbolism ng water baptism. Inilubog ka lang, tapos iniahon ka ulit. Pero yung baptize dito, kung bakit baptize yung ginamit, is hindi ka lang inilubog, kundi nanatili ka doon. Inabad ka. Immerse and remain submerged and never to get out. Ganun niya, binigyan ng illustration ng Holy Spirit kung bakit baptized yung ginamit niya, united. Dahil ang kalooban ng Diyos is, pag inilagay ka kay Kristo, wala nang ibang tao, wala nang programa, walang sino man, puwersa na ni Satanas ang makakatanggal sa iyo dyan. You are forever immersed in Christ. That is our permanent position. That is our permanent environment, Christ. So kagaya daw nitong pinipikal na cucumber, kapag yung cucumber na yun ay nanatili dyan for months and months and months, yung characteristic ng cucumber ay may pagbabago. Hindi lang siya nabasa, kundi yung lasa niya magbabago. Yung kulay niya magbabago dahil nakasubmerge siya doon sa environment. Okay? Yan yung pagkakalagay sa atin ng Holy Spirit kay Kristo. Ang Holy Spirit ngayon ang gumawa ng lahat nito so that we are united with Christ in His death, burial, and resurrection. Okay. So this one, ito yung ibig sabihin ng united. Kaya pag united ka kay Kristo, hindi mo na ngayon makikita yung dating ikaw. Yun yung plano ng Diyos. Yan yung, kumbaga, idea niya kung bakit yun yung ginamit niyang pamamaraan. That we are placed in Christ. That is a finished work. Pero, in our present condition, hindi yan ang reality, di ba mga kapatid? Nakikita pa rin natin ang ating sariling mga kahinaan. Alam ko, hindi pa nakikita nung kasambahay ko yung si Kristo sa buhay ko. That's why sanctification is a progressive work. Dadalhin niya tayo doon sa plano niya that we are united in Christ. So ano yung kailangan, ano yung dapat nating responsibility on this part? Faith. You have to remain in Christ. Why? Because here, balik tayo doon sa statement natin. Man's problem is not what I do, but who I am. Kaya ang God's redemption plan ng Diyos is to eliminate me. Is to kill the old me. How? By baptizing me into the death of Christ. I have to die. Yan ang redemption plan ng Lord. God does not rehabilitate. He makes a new creation. Why? Because we are the problem. God has to place a new man. He has to create in us a new heart. And that only happens in the born-again experience. When we are placed in Christ, we died with Him. We are buried with Him, the old man. And then we are buried with Him. But then when Christ arose, the new man, the new creation came out with Christ. The cross addressed both. Pinalaya niya, pinatawad niya ako sa kasalanan, at ngayon, ang cross ang nagbigay din ng bagong pagkatao, the new creation.
He eliminated the old me and He gave the new creation. So, the cross, Romans 6, 3 to 5, addressed both. So, dito, ito ngayon on how to walk in the Spirit. This is the illustration. This is now who we are in Christ. We are the branch. Inilagay na tayo ng dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil sa muli niyang pagkabuhay, tayo ngayon ay bagong nilalang. We are now a new branch in Christ. So, the branch is the branch is in the vine and Christ is the vine. So, how to walk in the Holy Spirit is to abide in Christ. To walk in the Holy Spirit is to live. Mamuhay tayo kung saan ang Espiritu Santo ay nagtatrabaho. Saan? Kay Kristo Jesus, doon sa vine. That is how to walk in the Holy Spirit. It is very simple, mga kapatid. It is very, sabi nga ni Pastor Curtis, kindergarten. Pero mahirap intindihin. Why? Because the flesh resists it. Our mind resists it. Our previous teachings resist it. Ayaw natin, the flesh. We willfully ignore. We are not interested because the flesh has his own agenda. But if you would like, kung nais kong maranasan ang benepisyo ng pagkilos at pagtrabaho ng Espiritu Santo ng Diyos, we have to walk, we have to live where the Holy Spirit works. Where? At the cross. We have to remain there. So, dyan tayo magtatapos, mga kapatid. It's been a long presentation, pero I would like to give this time for us to discuss. Kung may question, kung meron man tayong comments. Alam ko napakabilis, sabi natin Helen, medyo mabilis ang presentation, but I would like to go back to this next week. Pero tayo ngayon ay magkakaroon ng discussion. I'm opening this to a discussion dahil masyado siyang malalim, masyado siyang mabilis, masyado siyang madaming points na ibinigay sa atin dito sa pag-aaral. So, anybody can share. Anybody can ask or comment, make a comment. At naka-record tayo kay Sister Evelyn. So alam ni Sister Evelyn next week sa pag-join niya ulit, ano yung discussion natin. So, paki-unmute na lang po yung inyong mic if you would like to share or ask questions. Or kung may confusion, nag-aaral tayo mga kapatid ha, hindi tayo dito mga experts. I'm not an expert to this. The Lord is teaching me in this area. At kumbaga, hindi tayo bobo kung hindi natin ito naintindihan, because this is not a matter of intelligence. It is a matter of the Holy Spirit revealing it to us. Okay? Yun yung ano dito, kaibahan ng ating pag-aaral sa compared sa mundo. Academic, kailangan magaling kang mag-gets. Dito hindi. It is a matter of the heart. You will receive from the Lord if you are hungry, if you are asking the Lord, Lord, reveal it to me. Otherwise, I cannot understand it. I will not understand it. Amen. Ako, Ted, may gusto lang ako rin share. Yeah. Itong chiner mo ngayon na talagang nagbigay ng paliwanagan. Baga, sa tagal ko ng mananampalataya, parang never ko itong narinig na
sa preaching, o sa Bible study, o kahit sa mga discipleship na binigyang linaw, binigyang diin yung condition ko rin isang mananampalataya, tinanggap, ano yung mga pinagdaanan, na mga struggle, bakit may struggle, paano ma-overcome yung struggle, di ba? So dito, sa session na yung mga yun, napaka-linaw ng salita ng Diyos na pinakita yung proseso ng pinagdadaanan ng isang mananampalataya mula natanggapin si Kristo hanggang sa yung proseso ng pagbabago na sinasabi ng mga kanina. Na dahil nga, nandun yung presensya ng kasalanan, nararanasan ko, nararanasan ng lahat mananampalataya ang isang struggle. Na hindi ko alam na yung pala yung problema. Diba? So, salamat sa salita ng Diyos. Dahil pinapakita ng salita ng Diyos yung talagang ugat ng lahat ay ang kasalanan. Kaya may struggle lang siyang tao. So, ako bilang matagal na din ay binabahagi ito sa itong katotohanan na ito. Siguro taon na ito, Matet, di ba? Anong sinasyon mo ito? Tinuturo sa Bible study. Kumbaga, sorry, ano ba yan? Maglolobat na. So, mabibilisan ko na lang. Maglolobat na itong iPad ko. So, yun, gusto ko lang, pinaintindi lang sa akin ito ng Lord. Hindi dahil sa head knowledge na marami na akong nalaman, narinig. But mas pinaintindi sa akin ang mensahe nito, ang katotohanan ko, nung pinadaan ako ni Lord sa trials, isang pagsubok. Doon natin maiintindihan to eh. Pag pinadaan na tayo ng Holy Spirit, sa realidad, sa katotohanan, na maranasan natin yung presensya ng kasalanan. So sa akin, ang patutuo ko lang, naiintindihan ko to nung may dumating sa aking pagsubok, isang tukso. So bilang, katulad mga may asawa, yan dumaan din yan sa mga nag-desire na magkaroon ng asawa. Kayo may mga asawa, di ba? Nung single pa kayo, nag-desire kayo na magkaroon ng partner, di ba? So ako, dumating sa point ko na merong binalik yung dating kong kakilala. Kasi dati akong member ng choir nung hindi pa ako born again. So may mga choir member akong nakilala noon. So through this internet or Facebook, nagkaroon kami ng connection, nagkita ko ulit kami, nagkakamustahan. So sa mandaling salita, yung taong yon na dati ko nakakilala, eh may asawa na ngayon. Pero hiwalay siya. So sa pag-chat namin, communicate namin, so noon pa pala, may crush na daw siya sa akin. Parang ganun. Ganun. Ano uli kami, parang muli atang nabuhay yung kanyang feeling sa akin. So, sa pag-chat namin, ganyan-ganyan. So, syempre, babae ako, mahina ako. Yun ang kailangan ko na merong nagbibigay ng importansya sa'yo, nangungumusta, nagpapahalaga, nagpaparamdam ng kanyang feelings. So, babae ka, mahina ka. So, nandun yung tendency na mag-fall ako. So, ang gusto ko lang ipaabot sa inyo na yung realidad ng kasalanan, nandiyan, yung potential ng kasalanan na talagang binubuhay yung sina nasa akin. Amen, yeah. Ang kagandahan lang dito talaga, sabihan na ng Panginoon. Yung time na lang doon ako sa posisyon na yun, ang isa lang pinakita sa akin ng Lord, pagbibigyan mo ang kasalanan ito, ang kapalit nito, buhay ni Kristo. Yung binaya doon sa kasalanan, gusto mong i-enjoy. Gusto mong lasapin. Yung nga, i-enjoy. Eh, ang kamatayan ni Kristo sa krus. Parang nagkabiglang, instantly, parang nahiya ako. Parang gano'n. Nagkaroon ako lang yung sense na, oo nga, at hindi na binaya ni Kristo dito sa i-enjoy ko kasalanan. So, nung pinakita sa akin yung kamatayan ni Kristo sa krus, yung sacrifice niya na, ganun katindi yung binaya niya sa'yo. Gusto kong harapin at i-enjoy na kasalanan. Doon ko lalo naiintindihan yung merong kasalanan talaga na naghahari sa akin. Na kung hindi ako paghaharian or hindi ako tutulungan ng Espiritu Santo or hindi ako mananampalataya doon sa sacrifice si Christ.
possibility, 100% nahulog na ako sa kasalanan. Pero the Lord, yung sinasabi ni Matthew, na totoo yun eh, the Holy Spirit is at work, siya ang gumagawa, siya ang gumalaw. Kaya ako, gumawa na ako ng paraan, nagtago na ako, gusto ko na siyang i-block and everything. Pamamaraan ko yun eh, para maputol na. Pero hindi ko kaya. Kinahanap pa rin ang laman. Pero the Lord talaga siya ang gumawa ng paraan. Siya ang nagputol. Siya ang, yung taong yun ang huminto. Kasi ako, nag-i-stand ako sa faith ko eh. Sabi ko, may asawa ka. Ito, may boundary tayo. Magkaibigan lang tayo. Kahit anong sabihin mo, ayan naman naman yung tukso. Talagang gahanap at hanahanap butas para hulihin ka, siluhin ka, at tabaksakin ka. Pero the Holy Spirit, wala akong ginawa. Naka-fix lang ako dun sa binayara ni Cristo sa cross. Kumilos sa Espiritu Santo. Siya ang gumawa ng panahon para maputol. Kasi wala ko kaya eh. Hindi ko kayang umalis sa pamamaraan ng alam ko. Kasi patuloy akong bumabalik eh. Pag nandiyan na naman, makikipagkumustahan na naman din ako. Nahuhulog na naman ako. Pero nakita ng Lord na hindi ko kaya at panahon ng panataya ko lang ay nanatili lang dun sa kamatayan ni Cristo sa cross para sa kabayan ng kasalanan ko. Siya ang gumawa. Inalis na ako kung intense. Yan, automatic. Hindi ko alam kung paman. Basta, ang bilis na wala. Para akong, alam mo yung para kang hinawakan dito sa likod ng damit mo at tinanggal. Parang ganun. Ganun ang naramdaman ko nung time na yun. Kaya, lubos ko nauunawaan. Lubos sa akin pinaunawaan ng Lord. Itong mensaheng sinere Matet. Kaya mga kapatid, mauunawaan natin to pag pinadaan tayo ng Lord sa personal experience. Makikita natin, maranasan natin yung kapangyarihan, realidad ng salita ng Diyos, ng katotohanan, ng kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo sa krus. So yun lang mga kapatid. I pray thank na. Thank you, Ellen. Yung sabi niya na, mauunawaan lang talaga natin ito pagkatapos ng Bible study natin. Ito ang ginagawa ko is pagtuturo. I cannot give you the experience because experience is through testing. Kaya kasama dito ang testing mga kapatid. Ito yung practicum natin. And ang kagandahan sa practicum natin is involve yung disciple, yung discipler natin, ang Holy Spirit. Involve yung Ama sa langit, involve ang ating Panginoong Yesus interceding for us, saying, babagsak yan, pero Ama, tulungan mo because it is a finished work. He is trusting in me. Ganun ka bisa ang ating kaligtasan mga kapatid. It is a finished work. May practicum para tayo ay matuto na lumakad dito sa itinuturo sa atin sa Biblia. That is where we learn. We are not learning here right now. We are not learning here right now. You are gaining some information para magamit natin kapag tayo ay dinala ng Lord sa pagsubok. Yan yung testing eh. Kapag may naintindihan ka, meron kang information na natanggap, then sabi ng Lord, sige, i-test natin kung talagang naintindihan mo. So, pag nag-test, babagsak tayo sa first try. Dahil dun tayo, dun, alam ng Lord, dun tayo matututo pag bumabagsak, di ba? Dahil may mali sa ating approach. Lord, mali yata yung... Ang mali lagi doon is object of faith. So sa testing, ang object of faith, ang dinadalisay ng Lord. Tinatanggal ng Lord yung object of faith natin sa sarili nating kakayanan. Papatungo doon sa object of faith natin sa finished work ng ating Panginoong Yesus. Ang object of faith natin ay laging si Kristo at ang ginawa niya sa krus. Diyan niya tayo dadalisayin. Kaya alam ng Holy Spirit, nasaan ang object of faith natin? So, the first part nung testing kay Ate Helen, bumabagsak-bagsak siya because ginagawa niya pa ng paraan eh. Until such time, sabi niya, Lord, I look to the finished work. Help me. I need the power. I need your grace for this sin not to reign. Ganun kasimple mga kapatid, pero mahirap intindihin. Why? Because we are in the flesh. Our flesh, siya yung nagda-drive pa din sa ating buhay. And ang gustong object of faith ng flesh is yung self. Yung law, yung ating mga to-do. Gagawin ko to para maiwasan ko yung kachat ko. Ito, to, hanggang 5. Pero hindi umubra because mas
mas makapangyarihan, mas malakas yung hatak ng laman kaysa dun sa willpower mong makasunod sa Diyos. You need the power of the Holy Spirit. Our willpower cannot help us. It has to be the power of the Holy Spirit working in us. That's grace. Ate Edna, meron kang nais na itanong or share? Paki-unmute, please. Paki-unmute, hindi ka namin naririnig. Yung Romans chapter 6 ako, yung verse 3 to 4. Yung sinabi mo nga na itong verse 4 na ito, hindi ito yung baptism in water. Symbolical lang ito. Pero ang pinapakita talaga rito ng Panginoon, yung baptism into His death. Kasi alam mo, sa totoo lang yung asawa ko, ano to, nung mga unang nagsama kami, pinapaliwanag din sa akin to na Calvary baptism. Yung Calvary baptism na to, same as yung sinasabi ko na kumbaga, yun yung sinasabi niya na kapag tinanggap mo si Jesus Christ, you have been baptized in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Alam mo, kasi yung mga terms kasi, minsan hindi ko masyado ano, pero sa experience ko sa Panginoon at sa Banal na Espiritu, naiintindihan ko yung pinapaliwanag niya. So, sa pagpapaliwanag, hindi ako masyado makapagpaliwanag, pero in experience, naiintindihan ko yung sinasabi mo, yung sinasabi niya. Kaya naiintindihan ko ito dahil yung mga tinuro naman sa atin, hindi na rin naman magkocontradict. Sabihin death to yourself. Marami na tayong reflect sa mga ganyan. So yung kamatayan mo, makapagkain pa kay Cristo. Pag ikay, ibig sabihin pag inisip ko sa mga kay mga ang mga ginagawa ng laman mo, nilalaban. Hindi dahil kakaya mo, hindi dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya doon mo maiintindihan ang work ng Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano. Our victory is the Holy Spirit as well. In our lives. Ang, alam mo, pag ikaw, wala ka na sa kaya nakatulad ng Kristiyano. Ay, tumatawa. Alam mo, ang wit ang palagi ko lang sinasabi. Ay, sa pamuhay ko yung naiintindihan. Kasi, sa totoo lang, sabi ko nga, sa doktrina, ang baptism magaling sa they are pinatawag na people of the book. Pero minsan, hindi ko rin sabi ko sa mga ano, pinag-challenge ko rin sa mga anak. Hala, sino ito? Bakit na sa bakit sa mga people of the book. Pero ako sinasabi ko lagi, I live by the word of God through the Holy Spirit. Hindi ako magaling sa doktrina, pero naiintindihan ko kung ano yung sinasabi na nagpapaliwanag sa akin. At ang palagi ko lang sinasabi sa Panginoon, Panginoon, gusto ko ang salita mo. May isa pang buhay ko, maging liwanag ako para mas marami pa akong maakay na mga kaluluwa sa Panginoon. Kasi, ang gift talaga ng Panginoon, kanya-kanya. But si Marike, may gift siya sa picture. May ipapaliwanag niya na mas mabuti yung salita ng Panginoon. Ako ang gift ko, ang dala ng tao sa Panginoon. Merong, kaya talagang ang Panginoon, ang bibigyan ng mga gift yan para magkalakit-lakit sa kapatuloy. Kaya yun, napakabuti ng Diyos na naiintindihan ko yung pinapaliwanag ng Maritet. Pero actually, mas naiintindihan mo kapag, halimbawa, may nagpaliwanag na isa. Kasi hindi sa isang panahon naiintindihan mo lahat ng bagay eh. Yung panapanahon din na doon mo naiintindihan ito. Dati, sabi sa akin yung sako, ba't yun, yes, naiintindihan ko. Ibig sabihin, may panahon na talagang pag sinabi ng Lord to understand it, naiintindihan ko ito. Kasi ang maiintindihan, hindi lang dito eh.
Yes. Puso dapat maiintindihan mo kasi doon mo mas lalong maiintindihan yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Pag dito lang, pag magpapasok ka rito, and knowledge ng ito yun, mayabang ka lang magpaliwanag. Pero when you explain it from the heart, from the Holy Spirit, mas naiintindihan ang kausap mo yung sinasabi mo. Romans chapter 6 verse 3 to 5 is very memorable sa akin. Kasi yung death ng Panginoon talaga yan ang pinakamalaga na may pamuhay ng Kristiyano. Alam mo, marami akong nakikita ngayon ng mga na disciple ko dati nasa Amerika na. Alam mo, ito yung turo na prosperity gospel. Yeah. Prosperity gospel. Kilala mo si Michael Laterna? Hmm. Taga New Manila. Nasa Amerika na yun eh. Nakisend ko sa kanya. Malakas yung faith niya, pero is more on prosperity gospel, not on the finished redemption of Christ on the cross. Ibig sabihin, hindi suffering, hindi sa cross ng Panginoon, kundi puro prosperity ang pinaano niya. Pwede naman yung bigay ng Diyos eh. Pero may consequence yan. Leanness of your soul, di ba? Sabi ng Bible, hindi ka nang humingi, pero ang kaluluwa mo papayak. Kaya ako, hindi ko hinihingi sa Panginoon na yumaman ako. Hinihingi ko sa Panginoon. Bigyan lang ako ng kalakasan para makapag-ibig sa amin. Anyway, pag-pray niyo ang asawa ko ha, na kasi parang dahil bumabagsak na nga yung mga negosyo sa kuwi. Pinaforce leave sila. Siyempre, pag uwi mo, wala. Lockdown sila, dalawang buwan eh. Yung dapat na perang uuwi niya, ginagamit na pampasweldo sa kanila. Eh, nung uuwi niya, sabi niya ganun, why are you forcing me to force leave vacation? Eh, wala akong iuwi pera sa anak ko, sa pamilya ko. Sabi niya ganun. Kaya, kung anong kalooban ng Panginoon, kailangan pampaterminate na lang siya para may mauwi siyang pera at hindi naman yung mag-force leave siya sa tatlong taong pa babalik. Pero, if God is willing, kung mapauwi man siya at ma-terminate siya, may pera siyang dala, mag-serve na rin kami sa Panginoon na nag-iro mo 17 years ko siya. Nag-abroad, papunta pa rito. Sabi nga rin lang, pauwi mo na yung asawa. Kaya itong mga nangyaring ito, gawa ito ng Diyos, di mo libo-libong mga OFW ang umuwi. Kaya Pilipino, takot mo matayan sa gutom, hindi naman takot siya mamatay sa COVID eh. Takot siya mamatay sa gutom, hindi mo niya mapapauwi. Pero this is the work of God. Para kung ano man ang, pero actually, nasawa ko may grupo na rin sila doon na, grupo na siya na tinuturuan sa kwait. Kaya, pag-pray niyo, sama niyo sa prayer kung anong kalooban ng Panginoon, ma-terminate siya, at least may dala siyang pera. For 14 years siya nagtatrabaho kasi doon sa Kuwait Kaiko Company. Pero it's still in the ministry. At siguro naman siya. Kung anong kalooban, Lord, na mag-full time na kami at halagang buo na pamilya, hindi yung iwalay. Salamat sa grupo natin. Pray natin. Carlito ganyan, di ba? Brother Carlito. Oo. Pero share ko naman sa kanila. I-share ko sa kanila. Ikaw, Be? Ikaw naman, baby. Tainis mo. Nakikinig siya eh. Oo nga, kasi busog na to eh. Laging busog. Ako malulobat na ako, teta. Baka bigla akong mawala. Excuse niyo ako. Sige. Ay, malulobat ka rin. Pahingan mo muna si baby. Pag muna. O, inti mo nga si baby. Kaya baby, pabilis na. At malulobat na. Pag muna. Nakamute ka, Be? Unmute mo muna. Sino yung tumatawag? Ayun. Hindi, siya ba yun? Lang yun. Pwede ba? Pwede. Hindi. Sige. Baby. Ano nawala si baby? Hey, are you there? Dito mo. Oh, teka. Yan, narinig ka na. Oo. Basta wala ako sa ano. Hello, narinig niyo pa ako? Narinig ka. Ayun.
Bakit po pupunta ako sa ano kila Ivy? Nandito ka sa amin nakikita. Oh. Oh, baby. Naririnig ka namin. Oo. Ano, nagtaka ako bakit na sobrang nagalit ako si Ate Delta. Parang sabi ko, Lord, bakit gano'n? Parang lang... Paano kasi ano, yung lagi niya pinupuna pag, di ba pag galing ako sa labas, syempre pagod ako, yung matutulog ako sa sala. No? Basta lagi niyang binabanggit yun na tulog ka ng tulog, ganyan-ganyan. Tapos dumating na ako sa point na, ano ba kukilab mo kung natutulog ako? Sabi ko, bakit? Ikaw ba nang papalamon sa akin? Sabi ko, gano'n. Wala ka pakialam. Sabi ko, kung natutulog ako, diskarte ko yung sabuhay. Gusto kong matulog. Basta, ilang araw akong ganit sa kanya. Sabi, tuloy na pe-pray kami, sabi ni Ronan. Kausapin mo na si Ate Delta kasi hindi yan maganda na nape-pray tayo tapos ikaw may galit. Alam mo yung nauuna yung pride ko. Yung ayaw ko siya kausapin talaga pero nape-pray. Lagi pa rin kami nagpe-pray. Sabi ni Ronald sa akin, alako, tapos hanggang pinapipray na ako ni Ronald na, alaka yung galit mo, sagad-sagad din, hindi na yan mabuti. Sabi ko, alam, bakit kaya, Lord? Sabi ko, ano, bakit naipunan ako ng galit? Sabi ko, bakit? Di ba lagi naman kami, lagi ako nagbabasa ng Bible, lagi ako ang pag-isip ko ng mga nag-worship. Tapos bakit isang ganyan lang napikon ako yung lumabas yung galit ko? Kaya sabi ko, kaya dumating na rin sa point na kinausap ko na rin si Ate Delpa tapos niyaya ko na siya kumain. Pero tumagal, no? Ilang araw na nandun yung galit. Kaya sabi ko, bakit ganun, Lord? Sabi ko ganun. Tapos isa pa, yung pwede rin pala tayo pasukan ng hindi magandang panaginip, no? Ewan ko, naranasan niyo ba yun? Oo. Yung nagpe-pray naman ako, tapos siguro kulang ako sa prayer na i-guide ni Lord yung hanggang pagtulog ko na siya lang maging yung malinis ang dream, tapos si Lord lang naman ang panaginip. Panaginip ako na ano, na may asawa daw ako, tapos hindi si Ronald. Sabi ko, bakit ganun? Yung presence na sin kasi yun. Wala ko marinig. Presensya ng kasalanan yung possible. Ngayon, wala ko marinig. Yung presensya ng kasalanan, yung sinasabi natin, yun yung reality na nananahan yung kasalanan, na lumalabas siya sa panaginip natin. Sa consciousness natin. Wala ko marinig. Wala. Oh. Naririnig mo, be? Wala ko marinig. Ako pala na lobat. Yeah, ako ang lobat, 3% na. Wala ko marinig. Wala nang marinig si baby. Ah, naka-ano siya eh. Naka-wireless. Naka-wireless. Baka lobat na yung wireless niya, yung ano niya, headset niya. Kaya wala siya marinig. Yung tanong ni baby, bakit nananaginip siya ng masasamang panaginip na may asawa daw siya pero hindi si Ronald, ganyan. Yun yung evidence, sabi ni Ate Helen, ng reality of sin that is still living in us. Lumalabas siya sa panaginip, lumalabas siya sa galit. Yung galit mo, Ate Delpa, yun yung presence of sin nature, be, that is trying to reign, na naghahari. Lumalabas siya, mayat maya lalabas, inahayaan ng Lord yan para ma-realize natin na ang sagot ay wala sa ating kakayanan. You cannot stop lustful dreams. Paano mo ipapahintuin yung paghahari ng galit? Only the power of the Holy Spirit. But how does the Holy Spirit work? Our faith must go back, must remain in Christ and His finished work on the cross. Dahil nandun yung sagot sa ating kalayaan sa galit.
nandun yung sagot upang malinis yung ating isipan pag tayo ay, you know, para hindi lumabas yung mga ganun. May ganung dream din ako, be. May mga dream ako na nililigawan daw ako, pero hindi si Philip. Wala si Philip sa... Hindi ka nag-iisip. Alam mo. Hindi ka nag-iisip, be. So, yun yung impotensya na may merong presensya yung kasalanan talaga na pinaghaharian tayo, pero praise God because the cross is a complete work. It is a total work, complete, kompleto. Mabisa siya upang palayain tayo doon. Makanabat ako. Pero kahit sa panaginip natin, the Holy Spirit is still working eh. Kasi sa pangalan ni Jesus, lumayas kita. Nagaganon mo. Merong may tagpo na nire-rebuke mo rin sa isip mo yung ganun senaryo nangyari sa akin yan. Kaya naiintindihan mo na kapag conscious ka sa Panginoon talaga, even in your mind, if the Holy Spirit works. Hindi mo naman, minsan parang hindi mo makokontrol yung isip mo, pero siyempre, nasa yielding ng Panginoon, nasa yielding mo yun. Basta nangyayari sa akin yun. Nare-review mo pa rin yung mga masamang spirit mo para rin. Kaya dapat, mga be specific in your, ano, in your prayer, Lord, tulungan mo ako, huwag ako makapanagin sa masama. Tulungan mo ako, na kasi ang kasalanan, kapag meron kang kasalanan na dinadala sa isip mo, ano yan eh, parang chain yan eh, parang chain, dugtong-dugtong. Minsan, parang ang kinakaba na hindi mo alam. Kaya ngayon sinasabi ng Bible na search me, O God. Diba? Yeah. Sabi pa yun, search me, O God, saka tingnan mo kung nakatayo ka pa sa mayroon para kaya. Kasi, ang simpleng inisip ng galit, pag iyan lumalaki, nagbibigay iyan ng ano yun, ng stress sa akin. Nagkakaroon niya ng masasamang pag-iisip, nagkakaroon ng mga negative thoughts sa akin. Parang ang chain yan na nagdudugtong-dugtong. Kaya dapat matrace mo yan. Kasi yung pagkita ng ganun yung spirit mo matrace. Ako nakaraan. Amen. Bakit parang ano ko yung parang nagpa-palpitate ako. Parang ano, gumaganon ako minsan. Yun, natrace ko na yung ano, yung galit sa kain pinis, ganun. Yung kaya sabi ko, Lord, deliver me, Lord God, from this. Kaya nga, deliverance talaga na ano muna ang Panginoon talaga. Gusto niya na ma-deliver tayo sa mga ganung bagay. Kasi ang victory natin nasa banal ng Spirit. Our victory is the Spirit of the Living God. Hindi natin kaya yan kasi may habang tayo minsan eh. Hingi ka lang ng forgiveness. Ano tayo eh, tawag doon. Para tayong rutinary Christian tayo eh. Mag-worship ka, magpa-Bible ka, tapos parang very pious ka, magsasalita ka na alam mo yung Biblia. Pero sa puso mo, may hinaharbor ka. Kaya, pinakamasaya talaga ang Christian sa buong mundo. Yung kung marunong umamin na para pa ng Panginoon kung ano yung nangyayari sa'yo. At saka yung pouring out your soul before the Lord. Pinakamagandang bagay yun. Huwag mo kasi itago yun sa puso mo na, Lord, ang sama-sama ko talaga. Ako, ganun ako mag-pray ako. Lord, ang sama-sama ko. Kanina lang, parang akala mo, ang bait-bait ko, tapos bigla ako nag-isip na masama. Minsan, pag hindi mo pinigil yung isip mo, tapos tinotodo mo yung isip mo na gumawa ng pag-isip na masama, pwede lalo kang para kang nagiging ano, demonyo. Pero salamat na may banal na spirit tayo na banal na espiritu tayo na pumipigil. Kasi alam mo, kung may ag-iisip ka palang, babatukan ka na ng Diyos eh. O diba, kakalabitin ka na ng Diyos. Ganun kabilis ang Diyos kumalabit. Dahil ayan ang Diyos na ay yung presensya ng kasalanan to saka yung madapuan tayo ng mga masasamang mga kaisipan sa atin. Amen. So ang deliverance natin, ay bayad na ng banal na dugo ni Kristo. Ito ay kasama dun sa kanyang kamatayan. At
yung gawain ng Espiritu Santo ay pagpapatunay na tayo ay dadalhin niya na doon sa deliverance na yon in practical terms, sa realidad na yun. Assured tayo ng ating deliverance because of the cross. So, kaya nga may victory tayo, di ba? Ano kaya yun? May victory tayo, katulad nangyari kay Sister Helen. Yung nangyari kay Sister Helen, you can say no to sin. You have the power to say no to sin. Sabi sa Titus, di ba? Pwede kang magsabi ng hindi sa kasalanan. Alam mo na may kapangyarihan ka na ba ng Espiritu. Amen. So, wala na sila, baby. Wala na ba? Nag-lobat yata. Si Ate Helen na dyan pa rin pero walang video. So, sige, close na natin siya sa prayer, Ate Edna. And then, pag-pray natin, salita ng Diyos na patuloy na umugat sa ating buhay. Amen, amen, amen. Will, pass the test because test will come. And that we will learn more and more of our relationship with Christ. Amen, amen. Sige, ako na yung mag-close ang prayer. Wala na sila. Papalik pa ba yun? Sige, pag-pray ko din si Brother Carlito. Hallelujah, Lord. We praise you, our Heavenly Father. We give you thanks, Lord God. Salamat po sa iyong pangunguna sa aming pag-aaral ng salita mo. Ikaw po ang tunay na aming tagapagturo, Panginoon. Ikaw, Ama, ang magpapahayag nito, ang magpapahayag ng iyong salita sa amin dahil ang salita ay si Kristo at ang binayaran niya sa krus. Iyan ang iyong kalooban sa amin, Panginoon, na nais mong maunawaan namin, Lord God. Father God, continue to, Lord, to give us wisdom, Lord. To give us that heart that truly seeks after you, Lord God. Lord God, na hindi po yung aming kaalaman, yung aming sariling pagkaunawa, ang aming sundan, kundi, Lord God, ang iyong pagkaunawa, Panginoon, ang iyong katalinuhan, Panginoon, na makita namin yung kalooban sa salita mo. Father God, I pray for Brother Carlito, Lord, and his family, Lord. Ate Edna and their kids, Father God. Panginoon, tinawag mo ang pamilyang ito at sila po ay sumusunod sa inyo, Panginoon. Tinawag ng yung banal na pangalan, Panginoon, at sila ay naglilingkod sa inyo. Father God, we are praying, we are asking for your perfect will, Lord God, sa justice of Brother Carlito, Panginoon. You are in control of this pandemic, Lord. And you are in control of every detail of our life, Lord God. Amen. Kaming mga tinawag mo, kaming mga anak mo, mga pag-aari mo kami. Lord, sinabi mo na hindi mo, na kahit kailan, hindi na pahiya ang mga nagtitiwala sa inyo. Amen. Kaya Panginoon, kami po ay patuloy na umaasa. Lord God, bigyan mo ng katalinuhan ng employer ni Brother Carlito na mangyari. Amen. Ang Panginoon. Sa kanyang kumpanya, sa mga tapat na nagtatrabaho sa kanya, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, because you order the steps of the righteous man, Lord. Amen. Hallelujah. Because of Christ, Brother Carlito is righteous, Lord, and he is blessed. Amen. Thank you, Lord. Upon him and his family. Salamat, Lord, dahil hindi mo kami pinapabayaan sa aming mga pangangailangan. Continue to provide and we thank you, Lord. And salamat sa pag-iingat mo, Lord God, sa kalusugan ni Brother Carlito at sa aming mga pamilya. Amen. Amen. And we're praying continually for Sister Evelyn, Lord. Ikaw ang nakakaalam, nakaharap niya ngayon. We pray, Lord, na next week makasama niyo siya. And Lord, salamat sa mga kapatid ko. Si Baby, Lord, salamat sa kanyang Amen. Thank you, Lord. Lord. Continue to establish us in this faith, Lord. Continue Amen, to, Lord. That we may know Christ in the and the power of His resurrection, Lord. Na hindi namin, Lord God, isang tabi, Panginoon, ang mga pinapaunawa mo sa amin. Lord, give us that hunger and that thirst, Lord, to know you more. To know you more. And to grow in our relationship with you. Thank you, Lord. Yeah, thank you, Lord.